Jollibee down by 6%. PSEI, aba, nagpakitang gilas. Almost 5% ang tinaas. Ayan, aba, maayos yan. Sisilipin natin ha, kung saan papunta ang PSEI. Yan ba ay tutuluyan nyo? O window dressing lang? Di ba? Hello mga titos and titas! Welcome to Tito Vlogs! Today, araw ng Friday, weekend na naman mga titos and titas, ha? Yan, pag-uusapan natin ano ang ginawa ng market kanina. Dahil maraming nasurpresa, opo, mga titos and titas natin. Yung isang tito natin, nag-message sa akin, nakatulugan niya raw, no? Yung market, pag-gising niya, aba, nagulat siya. Bigla nga namang binomba. Oh, actually, opening pa lang, no? Yung mga nakasubaybay ko sa opening bell natin kanina. Nakita na, nakakitaan naman na ng lakas, ano, mga titos and titas. Ngayon, ipapakita natin sa inyo mamaya, no? Dun sa chart kung ano ang sinasabi. Kaya nga sabi ko, baka naman yan window dressing lang, ha? Mga titos natin na fund managers, ha? Kasi katapusan ho ng buwan, eh. Oo, katapusan ng buwan. Baka naman na ginagawa nyo kami na sell in May and walk away, ha? Pinataas, tapos iiwanan nyo kami sa ere, ha? Opo, opo. Pero siya, mamaya silipin natin. At simulan na po natin with a very short prayer. Dear Lord, we praise and glorify you for your faithfulness and provision. We ask you to bless us and guide us as we journey towards this chaotic world of the stock market. Amen, amen, amen. Ayan, mga titos and titas, yung mga napadaan lang po, Tito Vlogs, again, about the stock market, itong mga pinag-uusapan namin dito, na kung saan yung 12 years of experience po natin, sineshare natin sa ating mga solid Titonatics, no? Dito sa ating TVC, Tito Vlogs channel, yung mga hindi nyo nakikita sa chart, no? Yung mga hindi usual na napapanood ninyo. Yun po. Yun po ang sineshare natin. Yung tinawag nating Tito Moves. Yan. Opo. Yung simula po ay nandyan po sa starter kit. Opo, nandyan po yung mga Tito Moves, no? Nakaramihan. Nandyan yung basic principles and foundation na kinakailangan, opo, ng isang trader, no? Para naman ay mabawasan ang kanyang tuition fee dito sa stock market. Okay, okay. So, ito po ay market summary Friday edition. Okay, pero gusto ko lang i-shout out, no? Yung si Tito Edwin at saka si Tito John Mark, yung ating supporter dyan sa patreon.com/TitoVlogs. Yan ha. Salamat po na Tito Edwin and Tito John Mark. Aba, si Tito John Mark, lumipat pa ng upuan. Oo. Sabi na, Tito, meron pa palang upuan dyan sa bandang harap. Ano? Sabi ni Tito John Mark. Ay, sabi ko, opo. Gusto daw nga nandun siya sa harap, nasa front seat. Kaya lumipat. Oo. So, yung mga Tito Natics natin, ano, na gusto po tayong suportahan, dyan po sa patreon.com/TitoVlogs. Pakisilip nyo po, no? Dahil meron tayo mga ilang pakulo dyan. May mga pakulo din dyan, eh, no? So, pakisilip po, mga titos and titas. Sige. Tayo, magsimula na nga. Magsimula na nga muna tayo sa pamamagitan, no? Ng ating market summary. Pasok! Ayun, walang pumasok. Sandali. Biglang walang pumasok, ha? Nagkagulatan, walang pumasok. Opo, ito. Ayan. So, ngayon po ay, syempre, sabi nga natin, ang market ay nanggulat din. Oo. Up siya ng, piruin mo eh, no? 268 points, no? 4.82%. Parang ito na yata, pinakamataas na inakyat ng market simula nung nag-dip, ano? Sisilipin natin mamaya sa chart, ha? Mga titos and titas. Tapos ay meron tayong again for the longest period of time ay meron tayong net foreign selling. Puro selling to. Net foreign buying tayo ngayong araw, ha? Oo, net foreign buying na 955 million. Oo, teka muna. Totoo ba tong value turnover na to na 20 billion? Ha? Oo, 20 billion, no? Ang total value, ha? Total value turnover. Is 20 billion. Oo, yan ho ang tinran, ang value ng mga shares na tinransak, no? Ang total volume ng shares is 1.97 billion. Okay? So, obviously, mga titos and titas,
ang mga binomba rito ay yung mga blue chip, no? Mga blue chip. Kaya umangat yung index. Ang laki ng value eh, 20 billion eh. Opo, opo. Ah, tapos meron tayong 95 advancers and 81 losers. Okay, so lahat ng sector except for mining, naka-green naman, no? Mining lang ang naka-red po. Oho, oho. So, yung mga titonatics natin, no? Yung mga nakahawak na, may mahawak na blue chip siguro, tuwan-tuwa ho, dahil kahit papano, nakahinga-hinga dahil nga umangat ang index. Oh, ang laki ng inangat, ha? Sisilipin natin mamaya yan. Okay, pero bago yan, dito muna tayo sa mga balita po, mga titos and titas. Oops, oh, kilala niyo po ba yan? Yan po si Tito Carl, Tito Carl Chua ng Neda. Ito sinasabi, ano ba sinasabi ni Tito Carl sa balita? Reports sought for new normal. Okay, so may mga series of economic reforms, no, na gagawin, no, na pinaplano sila Neda, no, sila Tito Carl Chua. Ano mga katulong dito nga sa new normal or new economy? Okay, so yan po mga ilang mga maganda maganda yung kanilang plano, okay, na tinataon lang din nila, no? Realistic, no, para sa akin, para kay Tito Vlogs, realistic po yung plano. Bakit? Dahil ho, ang gusto lang nila mangyari ito hanggang sa term ni President Duterte. So kung ano yung mga projects, no, yung mga priorities, kaya nga sabi niya dito, ito po, economic managers are proposing a reprioritization of the 2021 and 2022 budget to roll out infrastructure projects with the strongest impact on growth, jobs, poverty reduction, multiplier effect on the economy and business confidence. Flexibility in the procurement and budget allocation for such projects are also proposed in the national budget. Okay. Sabi niya nga dito, yan ang magiging basic foundation sa new normal. Parang yung sinasabi ni Tito Vlogs, no, sa stock market, yung basic principles and foundation. Kasi nga, yun nga, sabi nga natin, no, panigurado magkakaroon ng alignment to, na realignment to, ng mga industries based dito sa new normal, mga tito at tita. So, ito ang mga areas. No, nung nakaraan, may binanggit na rin tayo ng mga areas . Bakit? Kasi ho, importante ito . Yung realignment, no? Pagka nagkaroon ng realignment sa new economy, importante na ma-ispata natin. Oo, yung mga titonatics natin, maka-ispa tayo. Saan nga ba bumubus ang pondo? Saan ba papunta? Dito sa Neda, ito ang mga sinasabi nila, no? Health, agribusiness, agriculture, okay? Business digitization, investment, education, social protection, labor, public transportation, logistics, and disaster response. Okay? So, ano yung mga tumama po dyan? Ano? The previous days na market summary natin, mga titos and titas, nabanggit na natin to, no? Yung mga pwedeng sumipa sa new economy. Based naman kay Tito Benjok, no, ng BSP. So, ano yung nagmamatch dyan? Yung health, yung agri, okay? Yung digitalization, o di ba yung tinatawag na ICT, okay? Yung logistics. Okay, so yan po mga titos and titas. Kung damo, halos parehas sila ng tono. Parehas halos sila ng tono na sinasabi. Syempre, si Neda, medyo mas kabuuan, ano? So kahit wala masyadong kinalaman sa stock market, kailangan nilang lagyan ng pondo. Like for example, yung disaster response. Next na balita. May tatlo tayong balita ngayon na mga titos and titas. Bago natin pag-usapan yung stock market na chart, yung Jollibee na chart, at saka yung Smph. Okay, eto po. Oh, si Tito Ben naman. nagsasalitan, ano? Si Tito Ben, ang sabi niya, BSP's easing ambitions alive with May inflation likely subdued, sabi niya. Okay? So, mukha naman daw, ito ang range na tinitignan, no, ng BSP sa inflation ngayong May. Okay? So, sabi niya, nasa 1.9 to 2.7 range this month. Hindi pa rin, no? Hindi pa rin na ganun kataas, okay? Dahil ang forecast nila, more specific point inflation projection is 2.3% for May. Baka naman, ano, wala kasi pa tayong data ng inflation. Baka naman na in the coming days, lalabas ho yan.
probably ba medyo nasa ganyang area kaya siguro inakyat yung market eh. Pero mamaya titingnan natin yung chart, no, kasi nga sabi nga natin the chart never lies. Yan, ganun eh, na opo, so yan po yung sa BSP news natin. Sisingit lang natin ito, no, last na lang news about ito, Facebook wallet for Libra. Yung digital coins eh pinangalanan daw nilang Novina. Oo, ayaw na nila ng Libra. Kung nabalitaan niyo po, no, as I think last year, no, 2019, eh nag-form po ng alliance yung Facebook, Visa and all other digital, no, na mga companies sa Amerika, no, na may involved sa money and infrastructure ng pera, no. Eh nag-form sila ng alliance yung para gumawa ng digital coin. Okay, pero sinalag agad ng US eh, no, kaya medyo nag-back out sila. Pero ito mukhang binubuhay, no, pinalitan ng pangalan. Oo, mukhang ayaw yata, sabi niya, wag yan, mukhang hindi maganda yung Libra, palitan natin ng pangalan baka sakaling makalusot. Ganun eh, no. Oo, yan po, no, so pinalitan na nila ng pangalan. Pero eto lang ha, so I have yet to get some updates in research, no, dito sa, kasi sabi dito eh, no, Facebook virtual wallet for yet to be minted Libra digital coins was renamed Novi. Okay, so ano ba yan, imamine pa ba namin yung Novi na yan, Tito Mark, or pwede nang ipalit yan, no, ng dollar, no. Okay, no, so eto kasi talaga namang mapunta tayo dito eh. Sa totoo lang, no, nakailang mention na po tayo nito sa digital, ano, kaya ho gusto natin, no, yung mga tito natics natin eh makasakay, no, wag mong mapag-iwanan, ano. So, kaya tayo eh kanina, no, kwento na tayo ng pahapyaw, no, tungkol sa Bitcoin, ha. Opo, kaya mga tito natics, no, eh wag ho kayong magpapaiwan. Research na po tayo about Bitcoin, kasi pagka ito ho nakalusot na finally itong Novi, no, kung halimbawa makalusot eh mapupunta ho talaga tayo sa digital. Ito very powerful to sa Facebook lalo na. Okay, so yan po ha, babantayan po natin yan, yung pagiging digital ng ating currency. Okay, sana ba tayo? Puntahan na nga natin yung PSEI. Okay, ito. PSEI, saan ka na ba? Ayan. Kung matatandaan nyo po, no, mga titos and titas, meron din rowing si Tito Vlogs. Week lang na to, itong descending triangle. Kasi sabi nga natin, para nagpo-form ng higher low, ah. Apo, kanina, binreak out yung descending triangle. Oo, binreak out. Sa weekly po ito, mga titos and titas, ha. Oo, sa weekly, ha. Babalikan natin yan. Tingnan muna natin sa daily. Oo, yan, no, yung descending triangle niya. Oo, binreak out niya, no. So, sabi natin, since, yun nga po, no, basta naiipit yung presyo, sumisigaw. Oo, either break out or break down. Okay, so ngayon, kanina lang, no. Last minute ito, mga titos and titas, ha. Sisilipin natin yung 1 hour. Ayan, no. Last minute, 2.49% ang inangat. Last 1 hour, yung 12:30, simula nung 12:30 na trade, no? 2.5 ang inangat. So, hinataw talaga. So, ngayon, mga titos and titas, syempre, ang titignan natin dyan, okay, kung kaya bang lagpasan ito, yung dati niya, no, yung high niya nung April 15, which is 5946. Okay, kasi 5834 lang tayo eh. Okay? So ngayon, next week magkakaalaman po tayo. Tingnan natin sa weekly. Mga titos and titas, ito ho yung matagal ko na rin kinukuwento sa inyo, no, na binabantayan natin. Alimbuyan. Okay? Ito po, yan po ng yellow line, ano? Yung yellow line po na yan. Na sinasabi natin, ano, sabi natin, ang tagal namang i-touch ng yellow line. Okay, so if you will remember, no, nabanggit ko na rin ho sa inyo na usually yung yellow line ho na yan, okay, matibay, nakita nyo naman sa ibang mga stocks, no, na ang hirap i-break niyan. Okay, so ngayon itong physics, tinouch yan. Okay, ang sabi natin do sa mga ilang vlogs natin, baka sinusundo lang, meaning dire-retest. Okay, no, okay, so dire-retest.
Kasi kapag ka-uptrend ho, kung uptrend ang isang ang market, no, nire-retest din naman lahat ng mga linya, binabalikan, tapos dinediretso yung pag-akyat. Okay? Ngayon, since ito ay downtrend, naiwan niya yung kanyang EMA. Naiwan niya po itong EMA niya. So, ano ba yan? Sinusundo lang ba niya? Tapos, babalik na tayo, babagsak na uli tayo. Okay? So, matibay po yan, mga titos and titas. Ngayon, by next week, magkakaalaman if we will trade higher. So, ang gusto natin, mga titos and titas, mag-trade yung kandila natin above, ha? Yung buong kandila. Okay? So, yun palagay ko. Pagka yun kasi, pagka ganun po ang nangyari, we will create, no? We will create a higher high. Okay? Ito po yan, ha? Ito po yan, ha, mga titos and titas, ha? Kaya crucial, eh. Nasa crucial stage tayo, eh. Sa totoo lang, eh, no? Oo. Yan, ha? Ayan po. Ayan, ha? So, pagka na-break po yan, mga titos and titas, magkakaroon na tayo ng higher high. Okay? So, po pwede, na ang gawin po niyan is ganito, no? Kung i-break niya yan, ha? Oo. Pagka ginawa niya yan, medyo magkakaroon na ng, siguro kakapal na yung trade pagka ginawa niyan. Oo, pagka na-break yan. Oo, kasi alam niyo ho, di ba, alam niyo naman yung rule natin na the trend is your friend until it bends. Okay, so, ngayon talagang downtrend naman. So, makakapag-form na ho ng uptrend, eh, no? Kapag cabin rate niya yan, eh. Pag cabin rate niya, pwede na mag-form ng uptrend yan. Pumasok dito sa channel na to, dito mag-trade. Okay, dyan po. So, sa ngayon, para sa akin, ha, para ho kay Tito Vlogs, hindi pa ako conclusive, ha, hindi pa ako convince, ha. Alam niyo naman si Tito Vlogs, no? medyo hard to get tayo, eh. Medyo hard to get tayo, no? So, hindi pa tayo, personally, ha, this is my personal take on the stock market. Not unless we trade above this, no, the whole candle trades above this yellow line, okay? Yun siguro. I will add my confidence, no, and I will increase my confidence level sa stock market, okay? So until then, para sa akin, ha, para kay Tito Vlogs lang, ho, nandiyan pa rin tayo sa consolidation, okay? Nasaan na ba yung rectangle ko rito at nawala? May rectangle tayong ginawa, eh. Saan na ba yung rectangle? May ginawa ako rito, eh. Kung matatandaan nyo, eh. Ayan, oh. So, nasa upper band naman ngayon siya ng rectangle, di ba? Opo, ayan, oh. So, magkakaalaman po next week, especially next week, magiging GCQ na. Opo, magiging GCQ na ang buong Metro Manila. No? So, by next week, crucial para sa lahat po. Hindi lang naman ho sa stock market, ano, pati ho sa mga negosyante. No, nakatulad ni Tito Vlogs, no. Ano nga ba ang kinakaharap, no, ng mga negosyo sa GCQ dito sa Metro Manila? Ayan, magkakaalaman tayo next week, ha, mga titos and titas. Pero bago 'yan, no, i-enjoy muna natin yung weekend, ha. Oo, wag niyo muna isipin yung Lunes. Patulog muna kayo ng mahimbing at i-enjoy niyo muna yung ilang araw pa na bakasyon na binigay sa atin nitong pandemic, dahil pagdating sa Lunes, most of the workforce, papasok na. Sana sa live, ha, may mga makasama pa rin. Okay, puntahan po natin, mga titos and titas, yung Jollibee. Oo, silipin na natin. Silipin na kagad natin yung Jollibee. Oo, kasi nakailang vlog na rin tayo rito, no, mga titos and titas. Simula nito. At ano araw ba to? Nung May 26 ho, no, mga titos and titas, na nung nag-down siya ng 10. Ano ba to? 10% ba? Totoo ba? Oo, ayan, oo, 10%. Tapos, ngayon, bumaba na naman ng 6%. Okay? Teka lang, ha. Iloload ko lang yung ginawa natin ng support and resistances po dito. Ayan, no, mga titos and titas. So, week on week, ho, down na siya ng 18%, mga titos and titas. 18%, ha? Malalim-lalim, ano? Malalim-lalim yung binaba ng Jollibee. So, if you will remember, nung May 26, okay, sabi natin, ayun, nag-close lang siya sa kanyang support. Okay, May 27, nirespeto pa rin yung support. Okay, May 28, ay wala. Oo, malang, walang lakas. Oo, bumigay. Ngayon, May 28, bumigay siya. Ngayon, May 29, ayun, sinalo na ulit nung pangalawang support, yung 110 level. Oo, nandun na nga ho. Nag-close pa below. So, titignan natin next week kung magbabounce yan. Kung hindi naman, ayun na nga, 100 level, tapos 94 level, ano. Ito, importante rito, ha, kabitan na natin ang RSI, ha.
habitan natin ang RSI. Kasi yung mga ganito, yung ating mga day traders no na na mga titos and titas, yan na, gagamit na kayo ng RSI. Ayan. Oo, oversold na ba? Ayan, may mga ganyan. Ano, baka pwede na mag-bounce. Ano nga ba, RSI? Ay, mataas pa! Oo, ang RSI ho, ay nasa 35. Oo, nasa 30 pa, mataas pa. So, mayroon pa para ibagsak. Oo, kasi ang one of the lowest RSI, no, yung recent niya, although, mga titos and titas, ha, eto ho, ha, kaya sabi ko nga, yung RSI ho kasi is parang tertiary indicator na ho natin eh, no? So nauuna yung mga SMAs, yung mga nandito sa taas, okay, yan ho yung mga nauuna, lahat ho ng mga linya na yan, no? Ang pangalawa, yung MACD, yung momentum indicator, okay? So ang pangatlo, yung RSI, okay? Yung RSI kasi, yung yun ka, ang tinatawag nga nila, relative strength index, yung lakas, no? Yung lakas ng stock, okay? Sinusukat, okay? So, ito po no noong April no April 2 March 31 to April 2 kung makikita nyo ho sa 30 RSI nag binrake eh. So binrake niya yung 30 RSI. So ngayon will it act as a support and bounce back? Okay? Yun po eh no, yun yung tinitingnan natin eh no. Or hindi yan magiging support. Dadaos-dos pa, dito ba tayo magbabounce? Ayan ho, ito, yung March 19, okay, 15. 15 na RSI yun, ang lalim nun, ha? Ang lalim nun, oo, mga titos at titas, ha? Yan ho, kaya titignan natin, eh. Ano ba itong RSI na to? Itong March 27, ano? Na nagbounce ng konti, pero bumaba ulit. So, yung mga day trader natin, minsan nakakahanap po ng opportunity rito, eh. Pagkatingin na nila, baka pwede mag-bounce dyan. Mukhang yung RSI 30 pwede mag-bounce. So, they can gain a few bucks, no? a few percentage. No? Kumikita ho yung mga day trader natin dyan. Okay, yan ang RSI. Yan. Kasi marami nagtatanong, sabi niya, ba't hindi daw gumagamit daw ba tayo ng RSI? Opo, yan po. Gumagamit po tayo ng RSI, pero since it's a tertiary indicator, hindi ho natin madalas ginagamit. Yun nga lang yan, pagka minsan, dire-diretso, dumadaus-dus na. So, hahanapin mo ngayon saan pwede tumalbog sa RSI niya. Okay? Pagka umaakyat din naman, saan pwede mauntog sa RSI. So, ganun lang po, no? Okay, punta tayo ngayon sa SMPH. SMPH na tayo. Request lang ng isang tito natin to, eh. Oo. Ayun. Oo, ayan. Ang SM Prime ho, eto, meron din siyang rectangle na tinetradean, ha? Ito, ayan. Ayan, na rectangle. Pero, kung mapapansin nyo, mga titos and titas, ha, simula kaninang umaga, yung mga nire-review natin na stocks, no, karamihan, eto na yung forma. Oo, eto na yung forma. Gumaganda, ha? Marami yung kanina. Balikan nyo po yung opening bell live. Marami ho kaming sinilip na stocks doon kanina. Na ganito na yung forma, yung dikit-dikit na yung SMA, no? So, ang tawag ho namin dati nila Tito Boards dyan, sabi nga namin, Adidas, okay? Kasi pag umangat na yung isang stripe, yung yellow, mauuna, susunod ngayon yung red, susunod ngayon yung blue. O, kasi parang Adidas yan, parang gaganon yan dito, may tatlong linya. So, ganun po, titignan natin, isang breakout kasi yan, lilipad yung ano, aangat na, magko-cross na yung yellow line, okay? MACD niya po, flat pa rin, oo, kasi nga rectangle, so kung may lakas po yan, magtitira above zero. So kung pinapalo niyo po si Tito Vlogs, no, na matagal na, napapansin niyo naman, ano, kaya yung MACD importante sa atin, eh, no, yung tumatawid ng zero, oo, yung pag tumatawid kasi ng zero, may positive momentum eh, pagka tumatawid. Tapos napapansin niyo rin, di ba, madalas inuuntog din naman sa zero. So may mga ganun po, mga titos at titas. Tignan natin sa weekly to, ha, itong SMPH. Ayun. Okay. O sa weekly niya, ayun pa rin yung yellow line pa rin na matibay. Okay, yung yellow line pa rin na matibay. And yung S yung kanyang MACD sa weekly, hindi pa ready mag-cross. So right now po, titos and titas, ito mako-consider natin na nasa consolidation stage pa. Okay, ha. O ayan po. Yan po, mga titos and titas, ha. Paano? Biyernes na, mga titos and titas. So, yung mga gusto po tayong sundan at sumuporta dyan sa patreon.com/TitoVlogs, magkita-kita po tayo dyan. Ano, pasyalan nyo po kami. At tomorrow is a Saturday, so meron tayong Ask Tito Vlogs. No? So, yung mga tanong nyo po, ishoot nyo po dyan sa comment section at pipilitin po nating sagutin
tomorrow. Ayos, 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 ayos. Okay, so titignan ko kung makakagawa tayo ng Learnflix series ha, over the weekend, mga titos and titas. So, yun po muna, mga titos and titas. Maraming salamat po sa mga TVC subscribers all over the globe at saka yung mga solid titonatics natin na lagi nakasubaybay. As always, no? Trade wisely, happy weekend!